70,000 na ano niya, na ayun yung masasabi kong nasa akin ngayon, as of now, no? Kasi, ano niya yun eh, ang tawag dito, cash incentives niya yun, World Championships 2021. So, sa akin ibinigay ni Ma'am Weng, kasi, ayoko mag-ano, no? Siyempre, alam mo na, ano din sa kanila yung X din, red flag din sa kanila yung girl. So, yun yung ano, so sa akin ibinigay. So, ang ginawa ko, syempre, nararamdaman ko na bilang ina, na parang ang sabi ko is, baka maubos yung anak ko in the future. So, ang ginawa ko, inano ko siya, diniposit ko siya under my name sa BPI account, dito sa, ay, sa may BPI, dito sa may Vito Cruz. Then, pinahold ko siya, ginawa ko siyang bond for credit card. Na, nung nagkaroon kami ng discussion ni Kaloy, pinuntahan ko agad yung BPI kung paano ko siya pwedeng isoli yung credit card para ma-withdraw ko yung pera niya. So unfortunately, kailangan ko ng 2 years para ma-withdraw ko siya, at otherwise kasi magpe-penalty ako. Tapos for ano pa daw yon, sabi nila for approval pa. Kung i-ano, kasi isa-surrender ko lang naman yung credit card na yon. So intact yung mga pera niya. Sa tingin niyo, ma'am, ano ang naging mitsa dito sa hindi niyo pagkakaunawaan ng anak mo ni Kaloy? Sa anak mo, na si Kaloy? Ang naging mitsa lang naman talaga, no, ever since is yung babae talaga. Kasi, yes, oo. Lalong lumaki, tapos na parang nagkaroon kasi ng training camp si Kaloy. Kasama ko yung asawa ko, naghatid kami sa, ano, sa Terminal 3. Ang sabi sa akin ni Rayland, yung coach niya, tita, alam mo na ba ang nangyari? Sabi ko, no idea at all. Kasi hindi naman kami nag-uusap ni Kaloy eh. So wala kaming idea talaga kung ano yung nangyari. Na parang pagdating pala doon, ang sabi ni Coach Mone, dapat pagdating ni Eldroel lang, teammate niya, yung babae, wala doon sa apartment niya. Sa bahay na tinitirahan niya, na binabayaran ng JOC na nire-reimburse ng PSC every end of the year. So dapat bahay lang siya ng mga atleta, parang dorm. So yung mga outsiders dapat wala doon, especially yung walang kinalaman sa training. Eh oo, tinanggap niya, pinakita ni Kaloy, tinanggap niya, nandun yung ano, nandun yung mga maleta ng dalawang bata. Pero sa tingin mo, yung anak ko is 15 years old. Sa tingin nyo ba, patutulugin ko yung anak ko, eh isa lang siya, para lang siyang studio time. Oo, so maliit lang siya, mas maliit na nga siya. So patutulugin ko yung anak ko, minor de edad, kasama siya at yung babae. Diba? Pangalawa, si Miguel, hindi rin papayagan ng parent niya. Na sinabi sa akin na, Angelica, mag-meeting tayo, hindi ko papayagan si Miguel na matulog din doon. Siyempre, mahirap, puro lalaki eh, di ba, na anything na mapatingin or something, actually, yun din yung sabi ni Coach Monay, no, baka mapatingin si Miguel sa puwet na dahil nakakalat, maging masama yung bata. Di ba, yung ano yun, yung ano doon, isa pa kasi, alam ko, is Christian talaga sila, sila, yung papa ni Miguel, kaya hindi niya talaga i-allowed yung mga ganun. Mm-hmm. Pero dati, ma'am, naging okay kayo ng girlfriend? O una pa lang talaga? Una, parang medyo okay kasi nagtatawag-tawag naman sila rito ni ano. So, hindi ko naman din masyadong pinapansin, no? Na parang okay lang, na parang ano. Then, nung nagkita kami rito, tapos parang feeling ko, nilalayo niya sa amin si Kaloy na, oo, alam ko, gusto nilang makasama. Gusto niyang makasama si Kaloy. Gusto rin siyang makasama ni Kaloy. Pero syempre kasi, pamilya kami, kumbaga parang matagal din namin siyang hindi nakasama because of pandemic, di ba? Ilang ano yon. So syempre, kung siya, gusto rin siyang makasama ng girl, how much more kami na pamilya niya na gusto rin siyang makasama. Even yung mga kapatid niya, kasi talagang medyo nalulungkot lang, no? Kasi sobrang close silang magkakapatid. Pero after nung nangyari yung ano namin ni Kaloy, so parang kagano, even yung youngest ko, yung eldest ko, yung ano, medyo si Eldro, medyo ganun-ganun lang yan eh. Hindi ganun kalalim, katulad ng sabi nga nung teacher ni Iza nung nagkausap sila sa palarong pambansa na sobrang malalim yung galit na nararamdaman
ng youngest ko, kay Kaloy. Ma'am, mensahe niyo na lang kay ano, kay Kaloy, ma'am, ngayon. Ah, kung mensahe, ano bang mensahe? Mabibigay ano ba sa kanya. Na parang kasi lahat naman sinabi ko na eh, no? Kung hindi naman niya ako paniniwalaan, wala naman akong magagawa eh. Basta ang alam ko, sabi ko nga, dahil sa konsensya rin namin ng asawa ko, na wala kaming ninakaw, wala kaming ginalaw na pera niya. Siguro meron portion na hindi man lang sabihin mong aaray yung bulsa niya. Na parang ano, kasi inano naman namin, ininvest sa bahay, ng ano, para, diba, na makita din niya na ito kahit paano sa bahay man pwede niyo kung ano. Oo, yun yung sa bahay eh, na pwede mo masabi na ay may remembrance ako sa pera ko. Mm-hmm. Kasi yan ang sinasabi ko sa mga anak ko. Every time nakukuha magkakaroon sila ng cash incentives, malaki o maliit, sinasabihan ko sila na bumili kayo yung merong maaalala niyo na ay galing to sa kalarong pambansa. Ay galing to sa ganito kong cash incentives. Ay galing to sa ano. Ma'am, pag sinabi mo kung hindi aaray yung bulsa.